Mabanat ako. Banat? Alin dun? Nakaka-stress kang kausap, no? Sabi nga rin nila. Mirg! Bakit? Surprise! Cafe? Mahilig ka sa pusa, diba? Naalala ko kasi kung paano mo ipat yung stray cat na malapit sa school natin. So, ayun. Dito tayo mag-uusap, tsaka dito natin tatapusin yung paper. I'm so sorry, primo, pero I have to do this. Forget the paper muna, okay? Makikisaya muna ako ngayon sa mga pusa. Cute! 98 tayo sa paper natin. Taas nun, ah! Thank you. Nag-effort ka rin, kaya pasalamatan mo rin yung sarili mo. Saan ka pupunta? Aalis na. Hindi na ba tayo magkikita? Tapos na yung project natin, primo. Hindi na tayo partners. Hindi na ba tayo magkikita araw-araw para gumawa ng paper? I mean, magkaklase lang tayo sa subject ni Miss Candice, pero hindi ba pwedeng... Wala na rin project para sa atin si Mama. Pwede naman tayo maging partners for life. Partners for life. Partners as a friends. Kasi, di ba, friends na tayo? Medyo nakakahiyang itanong to, pero kasi na-observe ko na parang iba na yung trato mo sa akin, tsaka parang iba ka na. Gusto mo ba ako, primo? Huh? Ang straightforward mo naman magtanong. Kasi ano, gusto kita. Medyo confused pa nga ako kasi sabi ko, crush kita dahil hindi ka na nalilate, pero days later, ikaw na naman yung bukang bibig ko sa best friend ko. Tapos sabi ng best friend ko, isipin ko raw kung ano yung mga nagbago sa akin simula na nakilala kita. Doon ko raw malalaman kung gusto kita or hindi. Kapag may ibang tumatawag sa akin na Meg, naiinis ako kasi hindi naman ikaw yun. Tapos gusto kitang titigan lagi kasi ang gwapo mo. Nakukita na ako sa'yo kapag naiinis ka kasi ganito yung noo mo. Tapos nagets ko na yung banat mo na may ganda ako. Late pero kinilig ako. Nakabahan ako kapag malapit ka, lalo na kapag natatabig mo yung kamay ko, nahahawakan mo yung balikat ko kapag mabagal ako maglakad, tsaka kinakabahan ako kapag nilalapit mo yung mukha mo. Gusto rin kita kasi kahit mayabang ka magsalita, super soft ng puso mo, lalo na sa mga animals. Kahit din sinasabi ng iba na masyado kang maangas, nakikita ko na parang that's only your wall to defend yourself, pero mabait ka, primo. Pag nakikita tsaka nakakausap kita, para akong hindi makahinga. Kaya nagpa-check ako sa best friend ko, tapos sabi niya love signs daw, pero di pa kita love. Gusto pa lang kita, pero gusto kitang yayain sa date. Bago lang sa akin lahat to, pero gusto kita, primo. Ako dapat unang magko-confess, inunahan mo naman ako. Napaka-bida-bida mo, no? Nakaka-stress ka talagang kausap. Gusto kita. Hindi. Mas, gusto kita. Hindi pwedeng mas nakakalamang ka kaysa sa akin. Okay? Gusto kita kasi ang lovable mo as a person. Kahit nakakainis at nakakaita kang kausap kasi ang slow mo, I can't deny the fact na I love talking to you. Meg, you make my heart laugh. Napaka-pure ng soul mo, napaka-pure ng ngiti mo, napaka-pure ng mga mata mo. Hindi ko in-expect na ganito ako magko-confess kasi nag-practice na ako eh. Gusto kita, Meg. Meg, I like you. Maangas ako, pero pagdating sa'yo, tumitiklop ako. Gusto kita, Meg. Ang corny! Pero ayun, inunahan mo kasi ako eh. Ayoko sa masyado mabait kasi nakaka-irta, but you are an exception, Meg. Kaya ayoko lang matapos sa thank you for being my partner sa project na to, yung conversation natin dalawa. Usap pa tayo. Yung mga gusto at ayaw natin sa buhay, yung mga pangarap natin, yung mga nakaka-stress na pangyayari sa buhay natin. Gusto ko yun. Kasi gusto kita, primo. Nakakabaliw kang babae ka. Ganda mo, Kainis.